Isang magandang umaga po sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat po ay inahiyaan na pumasok at tayo po ay magsitayo para sa ating pambungad na panalangin. Sa pagkakataong ito, inahiya ko po kayo na ipikit ninyo ang inyong mga mata at magbigay tayo ng panahon sa diwa ng ating Panginoon. I want you to erase everything. Sa pagkakataong ito, isipin na lang natin ang ating Panginoon na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Father God, we thank you, Lord, for having you in our lives. As we gather here to honor you, to listen to you, honor you by listening to your words that will fall into our hearts, take root and grow and bear fruit. Salamat po, Panginoon, na dyan kayo sapagkat naranasan namin ang mga pagpapala sa pamamagitan ng iyong mga salita at dahil dyan, lumalakas ang aming mga pananampalataya. Patnubayan niyo kami, Panginoon, naway maging mabangong sa inyo, Panginoon, ang aming mga niisip, sinasabi at ginagawa na kayo po, Panginoon, ang naitataas. Patubayan niyo po, Panginoon, ang magpapahayag ng inyong salita, Pastor Nestor, bilang instrumento ng iyong kapayagan. At naniniwala kami, Panginoon, na uwi kami ng matagumpay. Ganon din po, Panginoon, sa praise and worship team, ipuin niyo kanilang mga puso at maramdaman namin, Panginoon, ang iyong diwa. Salamat po, Panginoon, sa pag-asang ito at wala kaming tinataas kundi kayo lamang. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen. Isa nga pong mataas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. At pwede po bang isang malakas na blessing shout? Woo! Amen. Pakingitian naman po ang inyong mga katabi at pakisabing Happy Sunday, kapatid. Amen. Sabi po sa Matthew 19:26, Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible. But with God, all things are possible." Naniniwala po ba tayo doon? Amen! Kaya handa na po ba tayong umawit, sumigaw, sumayaw at bumalakpak sa presensya ng ating Diyos? Amen! Come on, church! My Redeemer, my hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope, it comes from you alone. In you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you. My feet are planted on this rock, and yes, I will not be shaken. And I will praise you with a new song. My Lord is my salvation. When I am weak, you make me strong.
sa ating Diyos sa buhay. Isa nga po malakas na blessing shout. Amen. Minsan pa po ating papurihan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Come on, church. Sabay-sabay po tayo pumalakpak. Umintak sa presensya ng ating Panginoon. Yes, Jesus. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Oh. Thank You, Lord. We will not be shaken. Amen. Hallelujah. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be good. Jesus, You are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. Yes, Lord. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Because of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Sabay-sabay po tayo pumalakpak at minsan awitin. Hallelujah, Jesus. Minsan pa po. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. We live. I will live. I will not die. A resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. We will live. I will live. I will not die. I will declare and live You high. Christ revealed, and I am here in Jesus' name. Yes, Lord, we live. Hallelujah, Jesus. Sabi niya po sa Isaiah 53, yet it was our weaknesses He carried, it was our sorrows that weighed Him down, and we thought His troubles were a punishment from God, a punishment from His own sins. But He was pierced for our rebellion, crushed for our sins. He was beaten so we could be whole. He was whipped so we could be healed. Kaya mga kapatid, dapat lang naawitan, papurihan ang ating Panginoon. Amen! God is fighting for us. Push Him back to darkness. Come on, guys. Let's declare. Thank You, Jesus. In the name of Jesus, enemies defeated. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will sa huling pagkakataon mas malakas pa po dyan. God is fighting for us.
church. Mas malakas po po dyan. In the name of Jesus. And we will shout it out. We will live. I will live. I will not die. Come on, church. Let's lift our voices for our God. And I am free in Jesus' name. Minsan pa po, we will live, we will not die, we will declare and lift you high. Christ living, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. Jesus, thank the Lord. Alive in me, and I am free in Jesus' name. So unin pagkakataon, I will live, I will not die, I will declare and lift you high. Rise in me, and I am free in Jesus' name. Thank you, Jesus. Mataas na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Pwede po pang isagaw natin, thank you, Jesus! I am free because of Jesus! Thank you, Lord! Amen. Minsan pa po ating papurihan ng ating Panginoon. Handa na po ba tayong tanggapin ang milagro sa buhay natin galing sa ating Panginoon? Siguro pong ilan sa atin na pumasok dito ng may kabigatan na dinadala. May suliranin na iniisip. Mga kapatid, naniniwala ba tayo? By the power of our Lord, we are free. Minsan pa, patuloy nating awitan, patuloy nating sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Jesus, Holy Spirit, come. How could I ever let you go? You hold my future in your hands. Could I ever survive without your presence in my life? This hope I'm feeling inside, it's coming alive, it's coming alive. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found! I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by Your grace forever, Jesus. True in your hands. How could I ever survive without your presence in my life? This hope, this
hope I'm feeling inside. It's coming alive. It's coming alive. There is a miracle when you believe. Reach out your hand. Touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You heal my pain. I'm covered by Your grace. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You heal my pain. I'm covered by Your grace. Forever Jesus. Sabay-sabay po nating awitan ng ating Panginoon sa Kanyang kabutihan. Alam niyo po ba, inaantay lang tayo ng Panginoon na magsabi sa Kanya. Inaantay lang tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Ito na po ang pagkakataon natin para makipag-usap, magpasalamat sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang pagmamahal, sa Kanyang biyaya sa ating buhay, sa Kanyang mga kamangha-manghang gawa. Hindi po natin deserve na mabuhay, pero dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, dahil sa kabutihan Niya, nagpapako Siya sa krus ng Kalbaryo. Mas malakas pa po dyan. Minsan pa po, there is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found. I'm dancing in the rain. You healed my pain. I'm covered by Your grace. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy I found.
Panginoon. Tanggapin niyo po ang aming papuri at pasasalamat sa iyong pangalan. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen and Amen. Mataas ang palakpak sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah, Lord! Pwede po may sigaw natin. Thank you, Jesus! Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Pwede bang palakpakan natin ating Panginoon? Hallelujah. Purihin ang Diyos. You know, mga minamahal kong kapatid, the resurrection power of Christ is in you. Nasa ating lahat. Kaya dapat tayo ay magalak. Sa kabila ng nangyayari sa ating daigdig, ay naroroon yung nalalapit yung kapuspusan o the fullness of time is coming. Na ang pangako ng Diyos, there will be a new earth and new heaven. That is in the book of Revelations. Are you ready for the word of God today? Itas po natin ating kanang kamay, sabihin natin ang ating pananalig sa salita ng Diyos. Hallelujah. Okay. Ang salita ng Diyos. Nagpapala. Ang salita ng Diyos. Nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos. Nag-aayos ng buhay. At ang salita ng Diyos. Nagliligtas. Sabihin natin, today, I receive the blessings in the Word. One more time, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen. Purihin ang Diyos. So, kung kayo may dalang Biblia o cellphone, o kung wala naman sa white screen, ito po ang pagkaing kaloob ng Diyos, pagkaing espiritual. Tiyatawag ng Diyos ang ating pagitipon isang banal na piging at narito siya sa ating kalagitnaan. At ito po ang salita ng Diyos sa Pahayag 4:11. Karapat dapat po kayo, Panginoon, na aming Diyos na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. Manalangin po tayo. Ama na mapagmahal, salamat po sa dakilang araw na ito. Dakilang umaga na kami na iyong mga anak ay nagkatipon sa worship hall na ito para kami sama-sama una magpurit, magpasalamat sa iyo. At higit sa lahat, the centrality of the worship is no other than but to receive your word. And true enough, amin pong inaangkin na kami napagpala mo ng lubos sa iyong mga salita. At sa tulong ng banal na Espiritu, kami lahat ay mapapagpalang lubos. God the Holy Spirit, wala po akong magagawa. Gamitin mo lamang akong daluya ng pagpapala sa bawat isa sa aming naririto at sampu ng aming sambahayan at mga nakikinig through the internet. Mapagpala po kaming lahat. Italaga mo po ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa. At aming pong inaangkin ng iyong blessing o anointing for us to receive favor from you ay sumasa amin lahat. Sapagkat ito'y aming hiniling sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, purihin ng Diyos. Tayo po ay malayo na makakaupo at lingunin naman yun yung mga katabi. Baka nga ngayon lang inyo nakilala yan. Una, katabi. Sabihin nyo, kumusta ka, kapatid? Purihin ang Diyos. So, ito pong ating teksto
ay kung mapapansin ninyo na may kaugnay ito sa panalangin na itinuro ng ating Panginoon, na nawa kung anong mayroon sa langit ay mangyari dito sa lupa. So, darating po ang panahon na mayroong yung remarkable o tinatawag nating pangyayari ay darating na tayong lahat ay sasamba sa Panginoon. Maging nasa, sabi na salita niyo sa Philippians 2:10-11, maging nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Ibig sabihin, pag nasa ilalim ng lupa, yun po ang medyo naroon sa lugar na kung saan ay hindi talaga iyon ang niloob ng Diyos para sa kanila. Nawalay sa Panginoon. So maging nawalay sa Panginoon sapagkat lahat ay may buhay. Pagkatapos na ng buhay natin sa daigdig na ito, which is just a rehearsal, ay sasamba sa Panginoon. Believers and unbelievers, kung paano ang Diyos ay nagpapaulan sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya, gayon din ang mangyayari sa pagdumating ang total redemption ng humanity. Ibig sabihin, pagdating ng ating Panginoon, pag nagkaroon na, dumating na ang pangalawang Pasko, the coming of the Lord, ay where kung saan, sabi ng salita ng Diyos sa Book of Revelations, ay meron ng may bagong langit at bagong lupa. Parang magkakasalan, pag-iisahin na ng Panginoon. At naroon po ang tinatawag na total redemption ng humanity na kung saan ang lahat, kahit pa ikaw ay pinakasikat sa daigdig, kahit pa gaano mang kaningning ang putong ng korona na iyong tinatanggap dito, kahit pa gaano kang kayaman, ay dadating ang panahon na iyan ay iluluhod mo sa paanan ng ating Panginoon. Sapagkat iisa lamang ang King. There's only one King. Ha? Iisa lang ang tunay na hari. The King of Kings is no other than the Lord of Lords. The name is, His name is Jesus. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So darating po ang panahon. Kaya kung makikita natin, yung nangyayari sa ating mga kapaligiran, lalo na ngayon sa, ngayon trending na yung news about Ukraine, kung paano binubumba ng bansang Russia. No? It's all about pride. Di ba? Titingnan natin. At itong si Putin ay sikat na sikat. Pero darating ang panahon, mawala lahat ng bagay. No? Sapagkat ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay at lahat ay aayon sa kanyang plano para sa atin. There is what we call a divine retribution. Hindi pwedeng ang palalo ay mananatiling mataas. Ang itataas ng Panginoon ay lahat na nagpapakumbaba. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Hindi maaaring ma-reverse yun. Oh? Kung anong sinabi ng Panginoon, mangyayari yun. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Sa araw na ito ay matatampok ang ating pag-aaral sa titulo na aking pinamagatan na pagpaparangal sa Diyos. Sapagkat panahon ngayon panahon ngayon na sino ba ang iyong bibigyan ng honor? Kasi kung minsan, panahon decision politics ngayon. Kung minsan, halimbawa dumating dito ang gobernador o ang mayor, so tayo lahat ay tumatayo at nagbibigay parangal. No? At kasama yan sa mandato ng Diyos na magbigay ng parangal, especially doon sa mga tao na mayroong perceived values o magandang halimbawa or because of their positions, we give them honor. That's true. Walang masama doon. No? Halimbawa, sa mga magulang, sabi ng Ephesians 6, 2-3. Ano sabi doon sa mga magulang? Oh, yan. Ay, wala ito. Dito wala. Sa Ephesians 6, 2 and 3, igalang ninyo, that is pagkaparangal, igalang ninyo ang inyo't ama't ina, ito ang unang utos na may kasamang pangako. There's a promise of God, if you honor your parents, sino ba dito ang may mga magulang pa? Purihin ng Diyos. So, maging mga elder natin.
ang elder natin, halimbawa wala nang ating tunay na ama't ina, there is one elder of the church, elder in your family, nasa kundi niyan, nasa Leviticus, aknat ng Leviticus 19:32, give honor to the elderly. Mandato ng Diyos yan. Igalang ninyo, balik tayo sa Ephesians 6, 2 and 3, igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos. It also written in the sa Ten Commandments. When the law was handed to Moses, it is also mentioned in Deuteronomy 5. Na ito. I think pang-anim na utos ito sa Deuteronomy. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kasamang pangako. May pangako, may promise si Lord. Ano yung pangako ngayon? At ito ang pangako, giginhawa ka, hallelujah, at hahaba ang buhay mo rito sa lupa. The secret of long life. Di ba? Pag ikaw ay gumagalam, ang nakatawa ay mga Koreano eh. Paano kung gumagalam mo? Ito lang kaya. Di ba? Ang mga Koreano. Anong tawag doon sa respeto nila? May binabanggit sila doon eh. Well, anyway, sinyas yun ang paggalang. Sa atin naman, tayo bumibisa. Ang gesture ng paggalang sa isang magulang ay bumibisa, hagip ang kamay. At yan ay ating kulturang Pinoy. Pinapakita natin ang ating pagkaparangal at paggalang sa ating mga magulang sa pag-iitan ng pagbisa. May mga bata kayo nalilimutan na. Nung kami bata pa, yun na lamang halimbawa may dalawang matanda na nag-uusap ay hindi kami pwedeng dumaan. At kung mangyaring dumaan kami sa gitna, may disiplina kami, may palo agad kami. Pero ngayon kung minsan nag-iistoryahan, wala dito yun, no? Nag-iistoryahan ang mga matatanda, naglalaro sa gitna ang mga bata. So, mga magulang, ha? Kulturang Pinoy, kinakailangan tayo ay nagiging malapit at naabot natin, nagagampanan natin ang turo ng ating Panginoon kung tuturo natin ang mga bata na gumalang sa mga magulang o sa even to the elderly. Amen. Maging dito sa mga namumuno ng bayan, no? Natural. May respeto tayo. Kaya nga pagdating dito, halimbawa ng may officialis na kung tayo nagibigay, tama lang. Kautusan yan eh. Mandato ng Diyos yan eh. Hindi lamang mga magulang, hindi lang elderly, maging namumuno ng ating pamahalaan. Sabi dito sa 1 Peter 2, 13 to 14 ay ganito. Alang-alang sa Panginoon, magpasakop kayo sa lahat ng tagapamahala ng bayan. No? Okay? Maging sa emperador na may mataas na kapangyarihan o sa mga gobernador na sinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Alam niyo nasulat ito panahon ng occupation, pananakop ng mga Roman Empire, madali na maintindihan ng mga Romano, no? At alam naman ninyo na ang bansang Israel ayan ay in-annex yon ng Romano, ng Roman Empire. At kaya, ang nagmamahala ng pamunuang bayan ay walang iba kundi ang mga emperador at nakatalaga doong mga pinuno. No? At sila ay hindi makadiyos. Pero ngayon pa man, iginagalang, mandato yan eh. Kasi pag binasa niyo ang Old Testament, maging yung kapunta sa 490 years na napunta sa Ehipto at pagkatapos ay nabihag ang mga Israelita ng mga Babylonia, lahat yun niloob ng Diyos bilang pagkaparusa. No? Kaya maging wicked leader, pinapahintulot. Halimbawa, ngayong eleksyon darating na ito, may kanya-kanya tayong gustong itayo. Pag natayo, ay hindi yun mismo ang kalooban ng Diyos, hindi nagtama yung gusto ng Diyos sa gusto natin. Pag masamang wicked leader napunta, ay walang magagawa. Kalooban din ng Diyos yun. Consequence of your choice. But in this election, sabi nga nung pagtuturo nung nakaraang tatlong sunod-sunod na Wednesday, itong election ito ay panahon para mag-cast out ka. God has given us authority to cast out.
Yung masama at dati namumunong masama, tanggalin mo. Ha? Ang kandidatong hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tanggalin mo. This is now the process where God have given us a privilege to exercise our authority given by God. Authority to choose. He has given us this free will. Amen. Okay. So, itong mga namumunong ito ay, kung titingnan mo, ba't ko susundin itong mga noong panahon ni Pedro? Pero siya mismo sumulat na sundin natin. Niloob ng Diyos malagay yan. Walang bagay, Romans 8:28, na masamamat mabuti na nagaganap sa balat ng lupa na walang kapahintulutan si Yahweh na ating Panginoon. Can you say amen? Amen. Ah, hallelujah. It may be a correction or disciplining us. It can be a blessing. Halimbawa yung nangyari, yung pandemic, maraming nangyari dito mabubuti rin. Na? Maraming lumapit sa Panginoon sa panahon ng diversity. Kaysa panahon ng kasaganaan. Maraming lumapit sa Panginoon. Alam niyo nung isang araw dito sa bansang Ukraine, nabuksan ko sa YouTube, no? Oh, hindi na YouTube. Narinig ko kina Diyos sa YouTube. YouTube na rin. Nakikigaya na tayo. Pag hindi ka nakiuso, baka makagat ka ng aso, sabi nila. Ha? Nakaluhod sa snow. Nakaluhod ang mga Kristiyano o maaring hindi Kristiyano. Maraming grupo na nakaluhod doon sa ibabaw ng yelo at sila na nalalangin sa Panginoon. They seek divine intervention na mahinto na ang devastation na nangyayari sa kanila. Wasak. Nawawasak ang kanilang bansa. Do? At maging tayo, nung ating prayer nung Saturday morning dito, ay yan po ang tampok ng ating ipinapanalangin na iluhod sa Panginoon ang na magkaroon, makaranas ng kahabagan ng Panginoon Diyos ang bansang Ukraine. At tayo bilang mga Kristiyano ay gawain natin yan to intercede. Ha? Ito intercede. Amen. So, pero kung may mandato ang Diyos para sa mga pinuno ng bayan, para sa mga tao na matatanda sa atin, na ating bigyan parangal, o sa ating mga magulay bigyan parangal, pero mas marami ang sinasabi ng Biblia na dapat nating parangalan ang Diyos na lumikha sa atin at lumikha ng ating kinatayo ang lupa at tinitingal ng kalangitan. Can you say amen? Amen. I have here 5 checklist at tingnan natin kung nagagawa natin ito. Una, parangalan mo ang Diyos sa iyong oras. May panahon ba ang Panginoon sa binigay sa atin? God has given us 24 hours a day. Siyempre, pagtulog yung siguro 8 oras. So, 24 minus 8 is 16. Anong ginagawa mo sa 16 na oras? Halimbawa, maximum na yung pagtulog na 8 eh. Ha? May puwang ba ang Diyos doon? Nabibigyan ba ng precious time ang Lord? Ha? So, we have to honor God sa mga oras na ibinibigay, oras at panahong ibinibigay sa atin. No? Pagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. No? Sabi na salita ng Diyos, ang sarap ng buhay natin nasa New Covenant. Noong araw kita nyo ang istorya ng Old Testament, kung parusahan sila 490 years, 70 years, gayon. No? Naroon yung 3 taot kalahati na hindi umuulan. Ha? Samantalang dumating si Christ. Katugunan si Christ ng daing ng sambayanan ng Diyos. And isn't Jesus Christ, God made a solution. Sapagkat tayo nagkasala lahat. All have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya unang panahon, ano mamamatay? May substitute, yung hayop. But, the real substitute, that is only a ceremony ng darating. Fullness of time came, Jesus Christ, ibinigay sa atin. That while we are sinners, kahit tayo makasalanan pa, namatay siya
para sa ating lahat. At tayo na tumanggap at kumilala sa Kanya ay nagkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasya and in the gift of eternal life. Can you say amen? Okay. So dapat nating parangalan ng Diyos. Number one, parangalan ng Diyos sa iyong oras. Sabi dito sa Salmo 144, 3 and 4. Tingnan natin kung paano nagmamalasakit ng Diyos. No? Panginoon, ano ba ang tao para pagmalasakitan nyo? Iba ngayon ng ating kwan eh, kasi may namag-iita na sa atin eh. Mayroon ng Redeemer na dumating eh. No? Na kahit tayo makasalanan, nanalig lang tayo. Sa ating pananalig, binigyan niya tayo ng bagong buhay. We were born again. At na-cancel yung luma natin pagkatao. Yung kalikasan taglay mo, namana mo kay Abad kay Adan, kalikasan ng pagiging mga salanan, burado na. You became a new creation. The old was gone. Behold, the new has come. You are a new creation. In the eyes of the Father, banal ka sapagkat you are covered by the blood of Jesus Christ. You are redeemed by the blood of the Lord Jesus Christ. Oh, Panginoon, ano ba ang tao para pagmalasakitan nyo? Oh? No? Tao lang naman siya. Bakit siya iniisip mo? Ang tulad niya ay simoy ng hanging dumadaan at ang kanyang mga araw ay parang anino na mabilis mawala. Very mindful ang God sa atin. Iniisip, nasa isipan na. Ikaw, parating nasa isipan ng Panginoon. Bawat isa sa atin, alam ng Diyos ang kanyang pangangailangan. He is an all-knowing God. And He has given us His Spirit. Di natin nakikita ang ating Ama. Nagpakita in the person of Christ 2,000 years ago. But now He went to the Father. After His sacrificial death, yung redemption ginawa sa krus ng Kalbaryo, at kapalit niya, hindi rin tayo nawalay. God has given you the Holy Spirit who is able to do exceedingly above that you can ask from the Lord. No? By the power that is in you, you have the resurrection power of Christ. That is the person of Christ, the person of the Holy Spirit. The Holy Spirit take the place of Jesus. Mas malapit ngayon. Because God is with us, Emmanuel. Kaya pagdating ng Pasko, Emmanuel, God is with us. Umaalis ba ang Diyos? Hindi, ang Holy Spirit, hindi umaalis sa sino mang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapaglihim. Hindi. Nagkakamali tayo. Yes, kahapon nagkamali lang tayo. O kani-kanina nagkamali tayo. Iniwanan ka ba niya? Hindi. He is just grieved. Napipighati rin siya. He is a person. He is God in a person. Napipighati lang pero hindi ka iniiwanan. Kaya tayo, respond natin. Yaman tayo pinabanal sa pagitan ng katubusan ng kanyang dugo para sa atin. Precious. For a price. Ah, response lang natin. Sa lahat ng pagkakataon, wala namang hindi nagkakasala eh. Para bang kayo, simplihan natin ha. Kurong araw, pagkapanak ng bata, hindi pa lamang kasalanan, may kasalanan na. Kasi kalikasan, nature na naman natin. But now we have a new nature. The old was canceled. The new has given to us for free. It's a grace. You are a new creation created in the image and likeness of Christ. No? So, ang kalikasan na sa ating namamayani, sapagkat si Kristo ay nananahan sa atin, hindi maaaring siyang manahan doon sa ano. Oh, nananahan sa atin, we have the nature of God. And God is holy. Huh? We have now a right standing relationship with God because of what the Lord Jesus Christ has done for us. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, sabi dito, naglaan ang ating Diyos ng araw to spend time with Him. Diba? Anim na araw, nagtrabaho ang Diyos. Gusto niya, maglaan din tayo ng kapahingahan para sa atin. And thanks be to God, here we are, gathered together, resting with God.
No? Nagagawa natin ito. Ha? May panahon pa ba tayo na maibahagi? Okay, sabi naman dito sa, yes, we are doing this. But tayo ba, yung oras, meron ba tayong panahon na ang kalagayan natin sa buhay na tayo mananampalataya at tayo yung nagkasama-sama tulad dito sa isang banal na piging, na ibabahagi ba natin ang kabutihan nito sa iba? Ano sabi sa Colossians 4:5? So kinakailangan din nating ibahagi ang kagandahang loob na ating natanggap at kaligtasan sa ating Panginoon na natanggap natin, ibahagi rin natin sa iba. So every believer ay disciple. Every believers are missionaries. Lahat ng believers, mananampalataya, ay tayo ay merong instruction si Lord. Sabi, go and make disciples of nations. Ikaw ba, ikaw lang ba ang alam mong nakatanggap ka ng kaligtasan? Hindi nakatapos doon, kapatid. If you want to honor God by your time, mag-spend ka ng sandali para maibahagi mo sa iba. Halimbawa, sa loob na isang linggo, meron bang natawagang kaklase, kaibigan, sharing, o i-text mo lang ang word of God na na-receive mo, maibahagi mo. Pag naalpasan mo na yun, bahala na si Lord. Hindi naman ikaw mag-convert eh. You are just a messenger of the gospel. Isisir mo lang. Ano sabi sa Colossians 4:5? Maging matalino kayo sa pakitungo sa mga hindi mananampalataya. Not only that, because sabi ng Panginoon, God is love, at kailangan din sa Romans 5:15, ibinuhos sa atin ng Diyos ang pag-ibig. At kaya we were commanded to love, even to love our enemies. Maging hindi mananampalataya, tayo ay inaatasan ng Diyos na ibahagi. Huh? Okay, hallelujah. Maging matalino kayo sa pakitungo sa hindi mananampalataya. No? Maximum tolerance. Alam niyo, maraming pilosopo. Ako, maraming pilosopong natamo nung bago-bago pa. At samantalahin niyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya niyo. Can you say amen for that? So, nakita natin na tayo pala kasali. Hindi lang pala tayo tagapakinig. And how do we preach? How do we share? Sa iyong estilo ng pananalita, sa gawa na nakikita sa iyo, no? Sa iyong kilos at gawa, you are the only living Bible that others will read. No? Kayo binabasa tayo. No? Kaya napakahalaga. Bigyan natin ang pagkakataon ng oras para sa Panginoon. Yun lang naman eh. Salamat sa inyo lahat na narito kayo. Kaya, kung makakapagdala kayo ng isa pa sa susunod na linggo, lalong nalulugod ang Diyos. Hindi si pastor nalulugod. Natutuwa kami. Nahasayahan kami. But God, you are performing or you are obedient to the call of God na to give Him honor. Yung pala naluluwalhati, kung mag-a-excite tayo ng oras na magbigay tayo ng panahong maibahagi ang kanyang kabutihan, lalo sa hindi mananampalataya. Okay? So, kung at the scale of 1 to 10, ganong karaming oras na ibabahagi mo sa iyong 24 hours na freely given to you by God, alin mas marami? Marami ba sa barkada? Marami ba sa inuman? No? I'm a pastor, so I love you, no? Ay binabahagi ko ito. So it's time to make rescheduling of your time. Napaparangalan mo ang Diyos kung magbabahagi ka ng pagkakataon. Halimbawa, paano mo nabibigyan bilang nung ako po ay naging Kristiyano, hindi na ako gaanong nakikinig sa worldly songs. Ang aking mga worldly songs na napapakinggan ay yun na lamang bagay na hindi nagbibigay ng glory sa katawan ng tao. Marami dyan. Pag pinakinggan mo yung mga awitin na halimbawa ng Kenny Rogers, kaya okay lang yan.
Celine Dion. Yan, ano? Favorito. Pero all the rest, 80% ng pinapakinggan ko ay Christian songs na. Yung something na nagibigay glory sa Panginoon at na-edify ikaw, nag-i-increase ang iyong faith. Sapagkat sa mga lyric ng kanta ay natututo ka. Hango yan sa salita ng Diyos. Okay. So, kayo na bahala mag-check kung sa 24 hours, ilang oras na ibibigay natin. Ha? Araw-araw. Hindi ito sa isang linggo. Because sa atin, under the new covenant, lahat ng oras, lahat ng araw ay mabuti para sa Panginoon na magpahinga tayo sa Kanya. Maglaan tayo doon. Ang tawag sa iba ngayon, tithes of time. Kung halimbawa, 24 hours, meron kang, nakakasunod ka kung 2 hours at 40 minutes. No? Yung mag-isip ka lang at makinig ng awitin para sa Panginoon, ay ginagawa mo na ang pagluwalhati sa Diyos. Amen. Okay. So, alin ba mas marami? Worldly songs or spiritual awakening songs ang ating napag-uhulan? No? Ay, nung araw, ang sarap pakinggan ng talagang kalugpan to, Hotel California, no? Kaya, yung pala, pag binakmas mo, yung pala, worshiping the devil. Hindi natin alam. Okay. Number 2, parangalan ng Diyos sa iyong talento. Yan. Sa mga awit, praise God. Sa mga Christian singers, naniniwala ako na ginagamit natin ang talinong bigay ng Diyos para mag-ukol ng pag-awit para sa ating Panginoon, to worship God. Salamat sa mga kabataang tumatayo na sila ay naglalaan ng panahon para kasama natin, pangunahan tayo sa pagluwalhati at pagsambang sa ating Panginoon. Salamat sa inyo mga kabataan. Now, dito sa Biblia ay merong ditong istorya sa Mateo 25:14-30, istorya ng isang mayamang tao na maglalakbay sa napakalayong lugar. Kung kaya, tinawag niya ang 3 alipin para ipagkaloob yung kanyang mga salapi. So, ito ay, yung 3 alipin, lahat may katangian ito. Tingnan natin kung paano ginamit. Sabi dito sa Matthew 25:14-30, as we read this, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. May isang taong paalis at papunta sa malayong lugar, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang pera niya. So, okay? Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kani-kanilang kakayahan. All of us ay may talento, no? Ah, ng 5,000, ang isa naman ay 2,000, at ang isa ay 1,000. Pagkatapos umalis na siya. Ang alipin na binigyan ng 5,000 ay kaagad na umalis at ginamit sa negosyo ang pera. At tumubo siya ng 5,000. Ganon din naman, ang alipin na binigyan ng 2,000, tumubo siya ng 2,000. Pero ang alipin na binigyan ng 1,000 ay naghukay sa lupa at itinago roon ang pera. Nadami ba yun, no? Okay, tingnan natin sa anong bumalik. Next. Wala ka, dugtong? Ano bumalik na mga amo? Yan. Dumating na ang amo. Lumapit ang alipin na nakatanggap ng 5,000 at sinabi, amo, ito po ang 5,000 na ibinigay niyo sa akin. At ang karagdaga 5,000 na tinubo ko. Sumagot ang amo niya, magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi sa aking kaligayahan. Na, okay. Pagkatapos lumapit naman yung alipin na binigyan ng 2,000 at sinabi niya, ito po ang 2,000 na ibinigay niyo sa akin at ang karagdagan 2,000 na tinubo. Sumagot ang kanyang amo, magaling, isa kang mabuting tapat na alipin at dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagtiwala sa iyo, ipapamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. No? Lumapit din ang alipin na binigyan ng 1,000 at sinabi sa kanyang amo, alam po
Alam ko pong mabagsik kayo. Takot ito ah. At walang awa. Inaani ninyo ang hindi ninyo itinanim. At kinukuha ninyo ang ipinaghirapan ng iba. Natakot po ako, kaya ibinaon ko ang pera niyo sa lupa. Ito po ang 1,000 na ibinigay niyo sa akin. And look at the response. Sumagot ang kanyang amo, masama at tamad na alipin. Alam mo palang inani ko ang hindi ko itinanim at kinukuha ko ang pinaghirapan ng iba. Bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbabalik ko ay may nakuha akong interest? Okay. Kaya sinabi niya, yan ang kanyang judgment. Kaya sinabi niya sa iba pang utusan, kunin niyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa mayroong 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng mas marami, ngunit ang wala, kahit ang kaunti para sa kanya, ay kukunin pa. Look at this. Ito po ay earthly story with heavenly meanings. Hindi kinuha ng Diyos yung 5,000 naging 10,000, hindi makinuha ng Diyos eh. Dadagdagan pa nga eh, mamamahala pa eh. Look at this, yung binigyan ng 10,000, dinagdagan pa ng 1,000. No? Yung naman 5,000, gayon din, hindi kinuha yon. At binibigyan pa. God is requiring us, to whom much is given, much is required. Hallelujah. Kaya po, gamitin natin yung ating katalinuhan. Hindi ito po isang halimbawa sa pera, ito sa negosyo. Pero may iba't ibang kaloob. Kung halimbawa ikaw ay guro, pagyamanin mo, lubha pa ang katalinuhan ibinigay sa iyo para makapagturo. Kung ikaw ay farmer o inventor, ay pagyamanin mo. And always communicate with the giver. Kumisan nalilimutan natin. Akala natin, atin to. Naranasan ko na po yan. I experienced financial reverses. Why? Akala ko akin ang negosyo ko nung araw. No? Grabe po yun. Pero hindi pala akin. No? Kristiyano na ako, hindi ko alam. Akala ko akin pa rin. May katiting na ho akong pananalig sa Diyos. Kasi nadaanan ko na po yun sa mga theology subjects ko nung ako nag-aaral sa kolehiyo. So, pero hindi ko matanggap, kala ko akin talaga eh. Kaya, nawala. Nawala. Pero kasi pagka ang iyong pangunawa, pag konsepto ng capitalism, ay kakaiba, kala mo, iyo talaga yan eh. Pagka, pero iba ho yung prinsipyo ng stewardship, pag inangkin mo, pala katiwala lamang, hindi pala akin ito. You will give honor and reverence to our God. Sapagkat, alam mo ang salita ng Diyos, the earth is the Lord at lahat ng naroon. No? Ang lupa at lahat ng naroon, may-ari si Yahweh, ating Panginoon. Psalm 24:1. So mga minamahal, kinakailangang makita natin ito. At ang ganda nito, pag ikaw ay, halimbawa, you are a businessman, ay lalo pang makikreate pa ng another breakthroughs. Maraming avenues ipagkakaloob pa sa iyo ng Panginoon because you are a Christian businessman. Matuwid ang iyong pagkatakbo. Tayo hindi natin kayang atimin yung pandaraya sa timbangan. Nung araw kami sa crossing, pag bumili ka ng 10 kilo, alaha yung sa crossing nung araw. May nagkakalibrate na kami noon eh. May tropa kami taga-calibrate. Pag bumili ng 10 kilo, tama ang timbang. Di ba, Sister Nora? No? Pag tinimbang ng bumili, naalala ko ang pangyayari, may eksena, hindi ko nababanggitin ko sa tindahan noon. Bumili ng 10 kilo, 10 kilo. 10. Halimbawa, ang presyo ng karne noon eh, nagsimula kasi ang presyo ng panlaga sa Mendez Crossing, 17.
22 ang laman. Oh, dahan-dahan nga kayo, ha? Gayun lang. So that was 1982. Ha? 17 pesos ang panlaga ng baka at ang laman ay 22. Bumili ngayon, 10 kilong laman, 220. Bayad ng customer, naka-Mercedes pa nga. Totoy, pakihiwa-hiwain mo lamang ng tigi isang kilo. So ang ginawa niya, tigi isang kilo. Ay nakatingin. Oh, ba't mo dinadagdagan? Ba't mo dinadagdagan? Isa, timbangin mo nga yan. Isa. Ba't sisiyam yan? Nakukapan nyo? Madaya ho ang timbangan namin nung araw. Kami lahat doon. Kasama na ako doon. May taga-calibrate nga kami. Ha? Ang calibration namin ay pag bumili ng marami, mayaman ang bibili, nanakawa namin. Pero pagka mahihirap, kaya isang kilo lang, walang daya. Wala na nun ngayon, naniniwala ako. Pero talaga nakakalibrate namin yon. Kami lahat, we benefited from that. Ang problema, lahat kami bankrupt. Ubus kami doon eh. Lahat kami. Na-hold up ako 1989. Isa kong kasamahan kumpare, na-hold up din. Maagang namatay ang iba. Ha? Those were the days. Salamat sa salita ng Diyos. Kaya tayo, yung time natin, ibahagi rin natin sa iba. Ha? Kasi, pansamantala lamang yung, pagka sinalin mo sa iyong pagninegosyo, ha, si Satanas, ay magnanakaw yan eh. Payayamanin ka sandali. Eh, yung ginagawa sa akin, pinayaman ako sandali. Yumabang pa ako. May bodyguard pa ako. Hold up din. At may bodyguard. Ha? Dalawa pa yung baril ko. Wala. Kaya nung ako maging Kristiyanong lubos, sabi ko, ganito. May mga tindahan pa kami noon eh. Well, si Mrs. nauna siya maging Kristiyano kaysa akin eh. Siya 84, ako 87. Sumunod. Sabi ko, bukat managgarilyo po. Alak, lasing parati. Ay sige, pag sumunod ako, alisin natin. Gusto, mayroon ng pagtawag sa akin eh. Wala ng alak at sigarilyo sa ating tindahan. Kasabay ng aking pagbabago. Ay, bagsak. But I have decided to follow Jesus, no turning back. Ha? Ay, kahit kami bagsak, sige tuloy. At nung bagsak na, no? Mamaya ka na itutuloy yung istorya. Pagka doon na tayo sa parangalan mo ang Diyos. Kasi isang checklist natin pag-usapan, pinaparangalan mo ba ang Diyos sa iyong kayamanan? No? So, He owns everything. No? Alam ng Diyos. Okay, number 3. Parangalan ang Diyos sa iyong templo. No? Ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu na tinanggap natin mula sa Diyos. Iba tayo ngayon. Tayo raw ay pahid sapagkat kasama mo ang banal na espiritu. Hindi na espiritu mandaraya na sa atin, kundi espiritu ng Diyos suma sa atin kasi tayo mananampalataya. Can you say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So, yun ang espiritu na sa atin, no? Okay. Ang ating katawan, ang ating katawan ay templo o tahanan ng banal na espiritu. Kasama natin siya. Na tinanggap natin mula sa Diyos. No? 1 Corinthians 6:18-20. Tingnan natin ang word of God kasi baka ako maubusan ng oras. 1 Corinthians 6:18-20. Sabi dito na salita ng Diyos, kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Bakit? Kasi templo na tayo ng Diyos eh. Nasa atin ang Diyos. Para ba, sabi ko nga, hindi ka naman iniwanan ng Diyos eh. Eh nakakahiya, kasama mo ang Diyos, eh, ikaw yung nasa club. Di ba? Ako mahilig niya nung araw eh. Yan yung pinag-aabayan namin ni Mrs. Kaya lumayo kayo sa sexual na immoralidad. Why? Because kasama mo ang Diyos, in the person of the Holy Spirit. Ang ibang kasalanang ginagawa ng tao ay walang kinalaman sa kanyang katawan. Ngunit, ang gumagawa ng sexual na immoralidad ay nagkakasala sa sarili niyang katawan. Why? Binili na tayo ni Lord eh. Kanya na ito eh. Hindi na pwede. Para sa asawa mo lang yan. Next. Hindi ba't ang katawan ninyo'y templo ng banal na espiritong tinanggap nyo mula sa Diyos at nasa inyo?
nasa atin ang Spirit, we were redeemed, no? Bago na tayo eh. Kung ganoon, ang katawan ninyo'y hindi sa inyo, kundi sa Diyos. You are a new creation. Nung araw, kay Satanas nga ang katawan mo eh. Ginagamit yan. Through your five senses, gagamitin ka rin sa Satanas. Pero hindi na. Ginagamit na tayo ng Lord sa kaluwalhatian at paglago ng kanyang kaharian. Can you say amen? Kung ganoon, ang katawan niyo hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos kayo ng Diyos sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. Hallelujah. So ito, gagamitin natin for the glory of God. Hallelujah. Ihandog natin ang ating sarili sa Diyos bilang handog na buhay, banal at kasiyasya, at huwag makiayon sa takbo ng mundong ito. You have to change the way you act, the way you think, the way you speak. And your examples in the community will be different. Makikita ang ikaw ay anak ng Diyos. Tingnan natin yung Romans 12:1-2. Look at this. Para ito sa Roma, mga Kristiyano, so tayo para din sa atin ito. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Nangungusap ang Diyos, ginamit si San Pablo. Sinulat ito. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo. Alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. No? Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanya. Hallelujah. In Ephesians 6:10, ay ganito ang sabi doon. Nilalang tayo ng Diyos at sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, binigyan na tayo ng bagong buhay para tayo ay gumawa ng mabuti na noon pa ay plano ng Diyos para sa iyo. Naging Kristiyano tayo sapagkat we are chosen. Pinili tayo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ito'y lahat ay response natin. Mahal ka ng Diyos. Gumagawa ka pa ng mali, taliwas dito. Mahal ka pa ng Diyos. Ito ang response natin. Namamanhik ngayon ng Diyos na baguhin mo na habang may panahon pa ang lakad mo sa mundong ito. Can you say amen? Checklist. In the scale of 1 to 10. Paano how you offer your body to the Lord. Hallelujah. Pang-apat, parangalan ang Diyos sa iyong puso. Mula sa dalisay na puso ang nais na pagsamba ng Diyos. Tutuwa ako sa ating mga awit kanina, lalo dito sa namuno sa kanila. Sabi ko kay Meli, batang ito, pagpatuloy mo anak, at lalong mapapagpala ka ng Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. Okay. So, sabi dito sa Isaiah 29:13. Isaiah 29:13. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa mga bibiglang nila. Kristiyano sa nguso, hindi sa puso. Kailangan sa puso natin. Mahal ka pa rin ng Diyos. Kahit pa ikaw ay Kristiyano na kumisan ba ay hindi natin scale of 1 to 10, 5% sa world, 5% kay Lord. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pero naniniwala ako, sa mga salita ng Panginoon, pinapanday. He's a carpenter. Pinapanday tayo na lumamang hanggang sa malubos na tayo ay totally nakilos. Sapagkat sabi sa 1 Thessalonians 5.23, pinakananais ng Diyos na aking pagdating, sabi sa 1 Thessalonians 5.23, na madatnan ko kayong banal na ang inyong espiritu, kaluluwa, at katawan. At yun ang pinakananais natin. Hallelujah. Okay. Pero ang puso nila'y malayo sa akin at ang pagsamba nila sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. At ano, naniniwala ako sa atin,
sa ginagawa natin, yung pagsamba natin. Hindi lamang sa nag-i-enjoy tayo sa awitin. Because the centrality of the gospel is the Word of God. Ito, pagtanggap natin salita ng Diyos. Hallelujah. Okay. Nasa na ba ako? Pang-apat. Ito nga, parangal sa ating puso. Sabi dito sa Kawikaan 4:23, guard your heart. Mapandaraya rin ang puso natin. But you have to guard our heart. Ingatan mo higit sa lahat ng iyong isip. Sapagkat kung anong iniisip mo, yun din ang magiging buhay mo. Okay. Noong isang araw, nakikinig ako kay Ed Lapis. Nabuksan ni Mrs. eh. Sabi ni Ed Lapis, yung palang pagsamba sa Panginoon, nag-iisip ka lamang, sumasamba ka na. Pag iniisip mo something positive, maganda ang gagawin ng Diyos, nagdadasal ka na. Yung pala, the word na ginamit ni Ed Lapis ay ganito, nagdadasal ka sa Panginoon sa magitan ng iyong isip. Hinihiling mo na yung iniisip mo na maganda, kinabukasan ng iyong mga anak, ito'y mapapagpala ang iyong hanap buhay o negosyo, nagdadasal ka sa Panginoon. At tinutugon ng Panginoon. Kaya pala sabi sa Romans 12:1-2 ay change the way you think. Baguhin natin ang ating isip. Sabi rin dito, no, sa Kawikaan. Kung anong iniisip mo, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya dito sa, di ba, mayroon sa television, sabi, think positive. No? Kinakailangan talaga. Sa leadership training, Romans 4:17, ganito. Calling things that are not as though they were. Wala pa sa iyo, inaangkin mo nang nasa iyo na. Ginagawa ba yan? Mananampalataya. By faith. Kasi hindi na faith kung nasa iyo na. By faith. We walk by faith at hindi asa nakikita. We walk by faith and not by sight. Tayo ay wala pa, inaangkin na natin, no? Kasi Ephesians 3:20, God is able to do exceedingly above all that what you think because you have the power. The resurrection power of Christ, the Holy Spirit is in you. At gumagawa yun. Kaya ang iniisip mo, kung ikaw in tune with God, ang iniisip mo, nananalangin ka, ibibigay sa'yo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya baguhin natin ang ating kuhan. Kasi sa Biblia, interchangeably ito. Mind, ang isip at ang puso. Pinagkasama ito. Okay. Pakinaisin natin na likhain sa atin ay pusong dalisay. Salmo 51:10. Ito aking hiniling. Lord, parating hinihiling ko ito. Taon-taon, number one ito. Dalisayin mo puso ko, Panginoon. Message diyan ay, you ask God to create in you a pure heart. Dalisay na puso. At ibibigay ng Diyos yun. Nailan na tayo. Anong word? Same verse. Okay. Tama ang size 51. Mali lang na kate. Create in me a pure heart. Dalisay na puso yung likhain sa akin. That will be one of our priority in prayer. Amen. And lastly, the checklist natin ay parangalan ng Diyos sa iyong kayamanan. So, parangalan ng Diyos sa iyong kayamanan. Tingnan natin ang mga supporting verses dito. Nasaan ang inyong kayamanan? Sabi sa Matthew 6:21. Tingnan natin Matthew 6:21. Bibilisan natin. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kasi ang puso mag-decide ng priority. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. But riches is not everything. It's only Christ that is everything. Because temporal lahat ang riches. Okay? Next.
Pangako ng Diyos sa paghahandog ng unang bunga ng animo. Oh. So, sabi ng Diyos, the first fruit of your harvest, ibigay mo kay Lord. Ihandog mo sa Panginoon. Nasa Proverbs 3, 9-10. Okay, tingnan, sabi ng Proverbs 3, 9-10. Parangalan mo ang Diyos, pangaralan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, there is a promise. No? Kapag ginawa mo ito, mapupuno ang ani ng iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Kailangan masakyan natin ito. Ito lamang po ang naging solusyon sa aking problema. I'm a bankrupt businessman. Marami nakakaala sa buong Tagaytay nito. No? Sapagkat noong pong kasaganaan, kung noon, ako ang manager ng basketball ni Ben Ernie. Isa ako sa nagpipinance ng basketball. May pera ako eh. Nung kaibigan ko at kumpare ko, Christian ho si Pastor Ben Ernie, si Mayor Ben Ernie. Pag sinabi ko sa kanyang, magpatotoo ka sa PICC at saka sa Greenbelt, napunta lang yun, wala yung bodyguard. Kundi ang driver niya, kumpare ko rin, si Batino. Hallelujah. So parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno. Sino ang nangangako dito? Ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ngayon, hindi pwedeng i-chop natin ang word of God. As a Christian, hindi pwedeng i-chop natin eh. Ito ho talaga, nung ako'y na-bankrupt, saka ako nagsimula. Alam ng misis ko yan. Alam ng aking mga anak. Naisir ko nga sa inyo, minsan, pag minigbigay sa akin ng damit, kinukwinta ko yung damit kong yun. Kinukuha ko yung unang bunga noon. Which is, we call that tithes. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Wala kang pagkukulang. More than enough, aapaw. If you want a breakthrough. Kasi tin yung parable of the talents kanina, hindi naman kinuha eh. Hindi kinuha. Sa pag-ibigay, para kang nagkatanim. Okay, sunod. Hamon ng Diyos sa pag-ibigay ng ikapu. Solution to poverty and lack. This is the solution na ibinigay sa akin ni Lord. Malakay 3:10. And ang sabi doon eh, put me to the test. If I will not open the windows, the floodgates of heaven, and pour to you in abundance, which you have no room to accommodate that abundance, yun ang pangako. Bubuksan daw niya ang durungawan ng langit at ibubuhos sa atin ang walang humpay, walang panukat na pagpapala. That is Malakay 3:10. Put me to that. Subukan, sabi sa Tagalog, subukan niyong gawin ito. Pag hindi ko buksan ang kalangitan, ibuhos sa inyo ang mga pagpalang kailangan na halos wala kayong paglagyan. Palakpak natin ang Panginoon. This is the formula of God. But the formula of the world, akin to eh. Sayang. Gayun ako nung araw. Sayang. Kumikita na ho ako ng 300,000 nung panahong ang karne ay 22. Sapagkat ako ho, ang malaking kita ko ay harina sa Batangas. Distributor po ako ng 7 towns ng Cavite ng Pure Foods Flour. 10-wheeler ang transaksyon ko doon, resibo lang. Bukod pa yung nakakatay ko minsan ako dito na napakaraming baka sa Mendez Crossing. Pero parang sa aklat ng Ageo, hinipan lang. Inalaw ng Panginoon para ako'y maging pastor. Can't see amen. Hallelujah. Oh. Ay wala, baka ako'y nasa ilalim ng lupa. Ay parati kang may baril. At kala mo'y bagatanggol. Ay sabi na sa aanhin ang mga sundalo nagsasanggalang kung ang Diyos ang hindi mo tunay na bantay. Wala rin. At totoo yun. May bodyguard police pa nga ang bodyguard namin eh. Nahulda pa. Oh, Kuya Haning, di ba? Okay, sabi pa dito, Jesus did not abolish tithing. Sabi na iba, old covenant naman yan eh. Wala na sa New Testament.
Tingnan natin, sabi ni Jesus Christ, Matthew 23:23. Tingnan natin. Okay, nirebuke niya ang mga pamunuan na simbahan. Sabi nito, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautosan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari, ibinibigay niyo nga kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa. Oh, talagang lahat ibinibigay. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at ang pagiging tapat. Okay, sabi, dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Yun. Nire-estate niya, dapat lang na magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Sabi niya, pero huwag naman ninyong kalilimutan, kaliligtaan, gawin ang mas mahalagang utos. Because tithing is an obligation. It has been said. Dito sa Genesis, ang unang, you remember ating, di ba tayo, we are blessed by the blessing of Abraham. Ang ating ama nasa lupa at ama ng ating mga ama ay wala iba kundi sa amang Abraham. Siya ang doon tayo mga Kristiyano doon. Sabi sabi ng Galatians 3:29, at kung kayo kay Kristo, kabilang kayo sa lipi ni Abraham. Ang ating amang Abraham, pagkatapos nang siya ay galing sa labanan, na ipanalo niya, na-rescue niya si Lot na nabihag ng limang bansa, with his 318 untrained soldiers, tagapag-alaga ng mga tupa, nilusob nila yon. Walang namatay kahit isa. At the game there, in the Old Testament, winner take all. Ang kabuhayan ng basang natalo mo, iyo lahat. Daladala niya ang hilerang kayamanan, hayop, ginto, ng limang bansa. At sinalubong siya ng taong walang origin, na hindi matrace, maging sa Biblia, maging mga scholars, maraming palagay. But one thing is sure, that is the appearance of the Lord Jesus Christ in human form. Because siya naman pa, bago pa likhain ang mundo. No? The appearance of the Lord Jesus Christ in human form in the person of Melchizedek, other Bible scholars sabi ng gayon. At pagdating sinalubong siya ni Melchizedek, dala ang communion elements. Anong dala? Tinapay at alak. At pagkatapos, binasbasan niya ng pagkapala si Abraham. At ibinigay naman ni Abraham ang 10 ng lahat niyang nalikom sa labanan. Oh, hallelujah. So, that is the law of the first mention. Okay? So, hindi inabolish yung tithings. Yan na. Hindi inabolish. Kundi, minagnify pa. At sabi dito, giving other than tithes. Meron ding giving other than tithes. Nagbigay ka ng kapo, that is not giving. That is a mandate obligation for the Christians. Acknowledgement na hindi iyo ang negosyo, hindi iyo ang iyong hanap buhay, hindi iyo ang iyong lupa. No? You are giving reverence to the giver na nagkaloob lamang. By grace, ibigay sa atin. Sabi, giving other than tithes. 2 Corinthians 9:7, 8. At saka Luke 6:38. Tingnan natin ito. Sabi dito, this is about giving. A New Testament. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan. Nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Hindi namimilit si Lord. Kung wala kang kapahayagan sa pagbibigay ng akapo, huwag kang magbibigay. No? Pero kung ang revelation ay dumating na sa puso mo, na talaga ina-acknowledge mo na ikaw ikatiwala lamang, and then, kung mula sa iyong puso, magbigay ka. Kung hindi, huwag muna. No? Okay. But this giving is extra giving. Bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kusang loob. At magagawa ng Diyos, ito parating may condition eh. Look at this in giving. No? Halimbawa, mayroon pang word of God, Nico, sinala diyan eh. Pag nagbigay ka doon sa hindi maibibigay sa iyo, kaya balik, nakakautang ang Diyos. No? Itong pangako ng Diyos. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan
ang iba. Luke 6:38. Magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ang ibinigay ninyo ng sobra-sobra at umaapaw. Sapagkat kung paano kayong magbigay sa iba, ganun din ang pagibigay ng Diyos sa inyo. Palakpakan natin ang Panginoon. This is not other says. Kaya ang ibang mga pastor ay magturo nito, ay taraw ay prosperity gospel. This is the gospel. This is good news. Huwag mo nang dagdagan ng prosperity gospel. But this is the good news. Sana hindi sinalid yan. And I have experienced this. Pamaya, may magkapatotoo dito. Hallelujah. Purihin ng Diyos. God wants us to commit our best with Him. Okay. Sabi dito sa Deuteronomy 8:18. Sabi dito sa Diyos, pero alalahanin ninyo, yan, nagkapalaala. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman. It's God who give us the power to be rich. It's a grace. At ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno katulad ng ginagawa niya ngayon. Nangako si Lord sa ating mga ninuno. Kay Abraham, again, kung nakikristo ka, kay Abraham ka. Lipi ka ng Abraham. Anong pangako? Sa Genesis 12, I will make your name great. I will bless you and you will be a blessing to many. People of the Lord will be blessed through you. Here we are. Patunay na tayo ay lipi ni Abraham na papagpala ang mga Kristiyano. Can you say amen? Sa lahat ng kapulang ngayon, pag tiningin nyo ang nag-resist kayo sa internet, ang lahat ngayon binibigyan ng pagkapala ay mga anak ng Diyos. Oh. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Purihin Diyos. Okay. Okay. God wants us to commit our best with Him, our time, our talents, our body, soul, and spirit, our heart, and our treasure. No one can serve two master. Sabi ng Word of God, I think that is in Matthew 6:24. No one can serve two master. He will love one and despise the other. He will hate one and love the other. You cannot serve both God and money. As we serve the Lord, siya may-ari ng kayamanan. Pero pag may napinili mo ang pera, nawawala ang pera, si Lord is eternal. He never changes. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Tayo-tayo, mga kapatid. We belong to the Lord and may we honor Him to the fullest with our gifts that He has given us. Hallelujah. Ama, mapagpala mo po kami. Pakaingat kayo po, Banal na Espiritu, mag-ingat sa mga natanggap naming pagkaing espiritual sa banal na piging na ito. Na ito po ay mapamuhay namin at we hold on your promises that you will bless us emotionally, spiritually, physically, even materially. In Jesus' name, amen. God bless you. Ihanda po natin ang ating mga hawak na tinapay at inumin at tayo po itatanggap ng mga biyaya pa ng Diyos sa pamamagitan po ng Holy Communion.
Mga kapatid, itaas natin ang ating mga puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, pabanalin ninyo ang tinapay at inuming aming hawak upang maging daluyan ang presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin ninyo ang banal na Espiritu sa amin, na inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal na pagkain at inumin para sa aming lahat. Dalangin namin, aming Ama, na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin ay mapuspos ng inyong biyaya at makalangit na mga pagpapala. Pasiglahin ninyo ang bawat isa at gawing masigasig sa paglilingkod sa inyo. Sa aming pagtanggap ng tinapay at inumin, pagtibayin ninyo kami bilang isang pamilya. Itatag ninyo kami bilang isang katawan ni Kristo upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. Lahat ng kalwalhatian ay sa inyo, makapangyarihang Diyos, Amang makalangit. Nang dahil sa inyong pag-ibig at awa, ipinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na tulad namin. Nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay matubos. Sa krus ay kanyang tinapos ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng sanlibutan sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabing siya ipagkanulo, kanyang itinalaga sa atin na ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatanging paghahandog ng sarili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Bago po natin tanggapin ang tinapay, sandali po tayong tumungot manalangin at hayaan po natin na linisin ng Panginoon ang ating mga kalooban, ang ating mga puso, ang ating mga isip. Kung sa oras po na ito, alam nating tayo may karumihan, ito po'y ating bigkasin sa Panginoon at hayaan po natin na tayo'y hugasan ng Panginoon mula po sa lahat ng ating karumihan. The Word of God says in 1 John chapter 1, verse 9, if you will confess your sins, He is just and faithful to forgive you and cleanse you of all your righteousness. Noong gabing siya ipagkanulo, ang ating Panginoong Hesukristo ay kumuha ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat, ito'y kanyang pinagpirapiraso, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kainin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipinagkakaloob sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Brothers and sisters, ang hawak po ninyong tinapay ay simbolo ng katawan ni Kristo. Napako sa krus dahil mahal kanya. Lingunin ninyo ang inyong katabi at sabihin niyo sa kanya, mahal ka ng Panginoon. Sa nasa likod, sabihin ninyo, mahal ka ng Panginoon. Tanggapin po natin ang simbolo ng kanyang katawan. Matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak. At nang siya ay makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, inumin ninyo ito, kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan, na siyang ibinubuhos sa inyo at sa marami sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Brothers and sisters, this drink symbolizes the blood of Jesus shed for you because He loves you. Tanggapin po natin ang inumin. Itaas po ninyo ang inyong dalawang kamay. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong katawan at sa iyong dugong nabubo sa krus ng Kalbaryo. Salamat Panginoon sa pagbuhos ng inyong mga biyaya sa pamamagitan po ng pagtanggap namin ng tinapay at inumin. Salamat Panginoon sa kagalingan na ibinibigay mo sa lahat ng may karamdaman ngayong umaga. Salamat Lord sa kalakasan sa mga taong nanlulupaypay ngayong umaga. At salamat din Panginoon sa kagalakang ibinibigay mo
sa taong nangangailangan nito. I speak to you the life of Christ. Receive it. In Jesus' name, amen and amen. Sambitin po natin ang ating covenant sa umagang ito. Sabay-sabay po tayong ilagay po natin yung kamay natin sa ating dibdib at sambitin po natin ang kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen. Kakaupo na po tayo. At ngayon pong umaga ay, tatanong ko lang po, meron po po bang bago dito? Yung ngayon lang po naka-attend, meron po ba? Kasi wala pong nakalista doon, pero kung meron po, pwede po bang tumayo? Wala. Mukhang wala po yata. Okay. Tuloy na po tayo sa atin pong testimony. Meron po tayong kapatid na nais pong magpasalamat sa ating Panginoon ngayong umaga sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At punong-puno siya ng pagpapala. At ngayong pong umaga, nais ko pong tawagin ang ating pong kapatid na si Sister Nora Perey. Good morning. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay tumatayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Naisip ko po, ako yata ay around mga 5 years na po akong hindi natayo. At tapos nag-pandemic pa. So napakaraming pagpapala na ibinigay ang Diyos sa akin at sa aming buong pamilya. So talagang nakakalugod nga po ang Lord. At sabi ko nga, gusto ko munang ibahagi sa inyo yung napakahalagang salita ng Diyos na ipinamuhay ko, na ibinigay po niya ito sa akin doon po sa Matthew 13:44. Wala pala akong salmin. Dito po sa Matthew 13:44. Ito po yung natatagong kayamanan. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabuon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. So, actually, sa 14 years na sumailalim po kami ng matinding pagsubok. Ito pong salitang ito, hindi po ako bumitaw dito. At alam ko naman po, hindi lingid sa mga kapatid ko ang pinagdaanan ko. Basta kumapit po ako sa Lord, hindi po talaga ako umalpas. At yun po mga sinasabi, gaya po ng miracle, yung mga napakaraming bagay na ginawa ang Diyos na akala ng mga tao, sabi na nakakaawa naman yan, ganun ganito. Pero kung alam lang nila ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko, kahit ho kailan, hindi ho ako iniwanan at hindi ako pinabayaan ng Diyos. One time nga natutuwa ako, kasi po yung aking anak ay nag-undergo ho ng hemodialysis for 14 years. After 2 years po, ubos na lahat yung konti kong naipon at pati ho yung aking bahay na ibenta, ganun ganito. So yung 12 years po, talagang si Lord po nag talagang si Lord po lahat ang nagbigay noon. One time minsan, walang ibibili ng gamot yung anak ko. Basta sumakay ako sa jeep, hindi ko alam kung saan ako pupunta, alam nyo ba? Pagdating ng crossing ng Mendez, sumakay Sister Linda, si Marie Linda. Sabi sa akin, inabutan na ako ng pera, sabi niya, oh sister, idagdag mo yung ibibili ng gamot ng anak mo. So talagang, yun nga hong prayer, nasa isip mo lang.
Yung hindi ko alam kung saan ako pupunta kasi walang pambili ng gamot ng anak ko. Talaga pong si Lord ang nagpo-provide ng mga ganun. Tapos one time ho, karaming bagay na ginawa talaga si Lord. Nasa PCS ako, na-pila ho ako, na nag-a-apply ho ako ng mabigyan ng guarantee letter for interview po ako. Alas 4 ng hapon, girlies po noon, hindi pa ako natatawag for interview. Sabi ko, paano kaya ito bukas, Sabado, pang alas 6 ng umaga yung anak ko, idadialisis. Eh, wala pa akong pera. Sabi ko, abay ko ako dadating sa amin ng mga alas 11 ng gabi. Nakakaya naman mga tok para manghiram kumbaga. Halimbawa, wala pang pera yung anak ko. Kung meron lang ako kahit 1,000, masasamahan ko yung anak ko doon sa dialysis center. Sabihin ko, eto po yung 1,000. Sa isip ko po yun. At babalik po ako at babayaran ko kung magkano mang kailangan ng anak ko. Alam niyo ba, nasa isang sulok ako, iniisip ko yun. Biglang may lumapit sa akin, hindi ko makalimutan yun eh. Isang napakagandang dalaga, siguro mga 20 plus yun. Sabi niya, ay si nanay nagpipray. Sabi ko, oo nga ining, sabi kong ganun. Kasi po inutusan ako ni Lord, bigyan ko raw kayo ng 1,000. So, alam niyo mga kapatid, yung mga time na ganun, para mang gusto ko magsisigaw doon eh. Nasabing, hoy, totoo ang Diyos. Iniisip ko pa lang, alam na niya. Dinidinig na niya, tinutubo na niya. One time naman, ay, kukuha na po ako ng guarantee letter. Binilang ko yung pera ko. Ginanon. Sabi ko, aba, ay pamasahin nga lang pala natira. Sabi ko yan. Kung malaglag pala ang 5 piso ni Ray, hindi ako makaka-ubi. Paano kaya ako pag ako'y nagutom? Wala man lang akong pambili ng isang. Meron kasi nagtitinda doon eh. Isang boteng mineral water at saka isang stick na banana kayo. Sabi ko gano'n. Kaya yung sermon, tuwan-tuwa ako. Walang ano-ano. May lumapit sa aking mama. Binigyan ako ng isang stick na banana kayo. Isang boteng mineral water. Kaya alam niyo mga kapatid, kung bakit talagang nakakapanatili tayo sa Panginoon. Nararanasan natin ang Diyos sa buhay natin. Maaaring sa tingin niyo maliliit na bagay yun. Pero ang nakita ko doon, alam, talaga palang ako yung anak ng Diyos, talaga palang ako special sa Kanya, talaga palang mahal na mahal ako Niya. Yun po talaga, kaya mananatili ka. Sa bawat sitwasyon po ng ating buhay, saan man tayo roon, naroon, nandyan po pala talaga lagi si Lord. Talagang kontrolado Niya lahat ng bagay. One time nga, di kailangan ko, wala talagang, hindi na isasalang ang anak ko, may utang na ako doon sa dialysis. Sabi niya, pag hindi ka nakabayad ng kalahati, 18,000 ang utang mo, hindi namin isasalak yan pagbalik mo. Ay, di ako yung nag-iisip. Sabi ko, Pastor, kaya kukuha, ganyan. Walang ano-ano may dumating sa akin. Yung isang best friend ko, na kasama ko rin dito sa kompi pa kami noon, ay sabi nung kapatid, ay, Ate Nora, napadala si Ate Erlene, pinadalhan ka ng 10,000. Kaya, alam, mga kapatid, napakarami talaga na buhay ang Diyos sa buhay namin na talagang, sabi ko nga kahit kailan, hindi ako iniwanan, hindi ako pinabayaan. One time naman, kasi hindi na idadialisis, kailangan bago isa lang, magbabayad ka lang, sabi ko, paano kaya yan? Nangyayari ko minsan, hinahayaan kong isa lang, tapos ikot ako ng ikot, naghahanap akong pambayad, gano'n. Nag-pray ako, sabi ko, saan kaya Lord ako pupunta? Biglang naisip ko yung kumari ko naman, pinuntahan ko. Pagdating ko, nagbibilang ng barya. Parang yung alkansiya, binasag. Sabi ko, bakit yun naman nagbasag ng alkansiya? Kasi ikaw, alam kung dadating ka. Sabi ni Lord, dadating ka. Sabi niya, ay wala akong pera. Pag hindi kita binigyan ng pera, hindi ako makakatulog. Kasi sabi ni Lord, bigyan kita eh. Kaya glory to God mga kapatid. Ito po, siguro kung ito hindi ko karanasan at ikukomento sa akin, hindi ako maniniwala. Pero totoong-totoo na naranasan ko sa buhay namin na totoo ang Diyos. Kung bakit ako nanatili sa kabila ng anumang sitwasyon dumaan sa aming buhay, ay talaga pong, yun pong stand of faith natin na ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, at ang Diyos ay nag-aayos ng buhay. Yun po'y totoong-totoong naganap sa buhay namin. At yun po'y alam ninyong lahat. Kaya nga po ako'y natutuwa. Yun nga pong isang word na binigay niya sa akin dun sa Psalm. Usahin po natin. Psalm 90, verse 15. Psalm. Dito po, yung naging hirap namin, tumbasan mo ng ginhawa.
simhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Praise the Lord. At ito po'y tinatamasa namin ngayon. Purihin ang Diyos, sabi ko nga po pag nagpapatotoo ko mga kapatid, hindi ko sukat akalain na sa pinagdaan ng buhay ko noon, dadanasin ko pa to. At ang isa po pong pinagpapasalamat ko, yun nga pong ika, 68 na birthday ko last Sunday. Napakasaya po talaga at buhay na buhay po ang Diyos sa aming buhay. Talaga pong sinusuklayan ng Panginoon. Wala po talagang nasasayang sa paglilingkod sa Diyos mga kapatid. Kaya nandito na tayo, manatili na po tayo. At ako nga po talaga nitong bandang huli, sabi ko, kung may panawagan si Lord, sabi ko, ako kasi, ako po ay may bara daw sa puso. Sabi ko, hindi ko inaangkin yan, ang aking po si templo ng Diyos, hindi pwedeng mabarahan. Tapos tumaas yung blood sugar, tapos biglang nagtataas ang presyon ko, alam ko, panawagan ng Panginoon yan. Kasi once na talagang naglalaylo ako sa gawain sa ating Panginoon, talaga pong ako'y kinakalabit ng Panginoon. Talaga nangungusap si Lord. At sabi ko nga nung bandang huli, talaga nag-surrender ako eh. Sabi ko, alam ko Panginoon, ito na yung time eh. Kailan pa ba? So, glory to God. Nagpapasalamat ako sa Lord. Napakarami yung revelasyon na binigay sa akin ng Panginoon. Pamula itong pandemic na ito kasi lumalim mo ako sa Kanya. At lagi po akong nakikipag-commune siguro some other time. Baka may ibahagi ko sa inyo, pero napakaganda ho ng mga mensaheng ibinigay ng Lord kasi baka naman po manakaw ko yung ibang oras na para sa iba. Kaya basta, ang lahat po ng papurit, basta salamat po, ingat na itinataas ko sa ating Panginoon. Praise God. To think that when we give, not much happens. That's because we tend to think of it as a single transaction. We give, they get. The end. But what if there is more to the story? What if God is doing more than we know with our gift? Good news. He is. When we give, we are doing more than we know, because God does more than we could imagine in three key ways. God works through us. We become a pipeline through which His blessings flow. Instead of holding tightly to what He has given us, we must let it overflow into the needy world around us, allowing God's glory to shine. God works with us. We become partners in His mission to renew and restore all things to Himself. Through our prayers, presence, gifts, service, and witness, we join in the gracious work He has already begun. We become co-creators, shaping His world for good. God works in us. We become participants in His work of grace within our own hearts. Our giving helps transform us, even as we bless others. And as we align our treasure with what He treasures, we reveal the work He is doing in our hearts to make us more like Jesus. What happens when we give? More than we could ever imagine. Give generously and discover what God can do because of you.
Ano pa ba ang maihahandog ko liban sa buhay kong nanggaling sa'yo? Kung ano mang sandaling ito'y tanga at mga bagay na tinuring kong yaman, ito hindi pa rin sapat, ito hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa'yo. Purihin ang Diyos. So kanina pa po, nagigiving na si Pastor. Kaya naisip ko, awitan ang Panginoon. Kasi napakarami na ng revelasyon ay binigay sa kanya ng Diyos. At alam ko na sa ating mga puso, tumatak ito. Ang pagkakaloob po, kapag lumalim tayo sa Panginoon, madali, hindi mahirap, sapagkat hindi nga atin ang ating ibibigay. Yung material things na ang Diyos din ang nagbabalik sa atin. Pero ang isang bagay na medyo tayo din nahihirapan, yung pagkakaloob ng oras sa kanyang gawain. Yung pagbibigay ng panahon para tayong mag-outreach at maghayag ng kabutihan ng Panginoon. Actually, I was praying to God, Lord, bigyan mo ako ng driver. Deep inside my heart, naroon po yung nasa puso ko, napuntahan yung napakaraming lugar na hindi pa naaabot ng salita. At yung mga estudyante ng blessings, that's why we have a school, is to evangelize people. Gusto ko pong i-follow up sila at buhayin sa kanilang puso at ipakita na ang Diyos talaga ay buhay at siya ang gumagawa ng mga milagro. Kaya lahat pong nakakausap ko, pagkita ko nga kay Sister Nora nung Sunday, mag-share ka sa Sunday. Kanina yung kapitbahay ko, punta ka naman. Pagpunta ko sa palengke, punta ka naman. Simba tayo. Napakahalaga ng ganitong gawain. Alam niyo ba kung nag-multiply tayo, maraming tao mapapagpala. And through our giving, alam ko na tutugon ang mga tao para maraming tao makalaya sa kanilang mga buhay. Ang buhay natin, walang kalayaan kung hindi ka lumalim sa Panginoon at hindi mo kayang ibigay ang iyong talent, ang iyong panahon, kung ikaw ay hindi pa deep ang pagkakakilala sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng bagay nawawala sa mundong ito, pero ang salita ng Diyos, hindi ito nawawala at hindi ito kumukupas. Kaya, alam ko po, mangungusap ang Diyos sa ating mga puso. Let us encourage more people. Malapit ng ating panggabi. At marami tayong masisyeran, mayayakag. Planano ko nga po sa palengke na yung mga negosyante doon, mayakag muli sa ganitong gawain. Kaya ibukas po natin ang ating puso, ang ating bibig, ang ating isip na makapagyakag tayo ng marami pang tao. Para lalong tao, maraming tao lalo lumigaya at ma-feel nila na ang Diyos ay buhay. At nabubuhay tayo base sa Kanyang mga pangako. At kung gagawin natin ito, si Lord ang magre-reward, magbabalik, siksik, liglig, at umaapo pa. Ano pang hahanap-hanapin mo? Let us all be contented. Kung naroon si Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, ikaw na ang pinakamayaman tao. Wala ka nang hahanap-hanapin pa. Sapagkat si Kristo ay kumpleto sa ating mga buhay. Kaya salamat and let us give our time, our talent, at ang ating mga pinagkikitaan na ang Diyos pa rin ang nagmumultiply. So, let us all pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon Diyos, Ikaw ang may-ari ng langit at duma. Ikaw ang may-ari ng aming mga pinagkikitaan na mga
hinahawakan. Panginoon, gumawa po kayo ng mga milagro. Alam kong may mga nahihirapan sa buhay. Turuan mo po kami na huwag sumuko, na kami manatili sa iyo, manatiling tapat, manatiling maglingkod. At alam ko na ang mga puso namin ay tinitingnan mo, sinusuri mo. At alam kong sa takdang panahon, you will reward us with more blessings coming from you. Kiniklaim po namin right now ang mga pangako mo. Idinideklara ko na walang mahirap sa amin. Lahat kami pinagpala at kung ano man ang mga karumihan, mga hindi karapat-dapat, kayo po ang mag-aalis nito. You will reward us greatly, O God. Kaya sandaling ito, thank you. And we are blessed and we will be a blessing to many. Salamat pong muli. In Jesus' name we pray. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ang atin pong tithes and offering box ay nasa likod. So sa mga magbibigay po, paglabas ninyo, doon nyo na lamang po ihulog ang inyong mga kaloob sa Panginoon. Sabi mo nga sa iyong katabi, top priority. For so many Sundays po paulit-ulit yung tema ng top priority, si God sa atin pong mga preaching. Kaya po, nais po nating lalo pang mapasigla ang ating church. Amen? Because as far as we are concerned, this pandemic is already over in the name of Jesus. Amen? Kaya tayo po yung magpapaka-aktibo sa gawain ng Panginoon. This coming Sunday, meron na po tayong second service tuwing alas 7 ng gabi. Kaya invite po ninyo ang inyong mga kakilala. At tuwing araw po ng Sabado, kung gusto nyong mag-join sa pagpe-pray sa atin pong bansa, sa atin pong church, sa ating sa buong mundo, pag-pray po natin yan, join din po kayo tuwing alas 7 naman ng umaga. At kayo po'y aming hinihikayat na mag-host ng home prayer meeting sa inyo-inyong mga bahay. Hindi po kailangan ng worker. Ang guide po ay nasa ating Facebook page. And finally, kung kinakausap ka ng Panginoon na maging part ng ushering ministry at gusto mong humayo kasama ang ating mga workers, dumulog po kayo tuwing araw ng Tuesday sa atin pong covenant meeting, 4 o'clock p.m. Hindi na po natin i-type pero ipopost na lang po natin sa Facebook page yung atin pong mga announcements. Taas po ninyo ang inyong dalawang kamay sa Panginoon. At bago po tayo maghiwa-hiwalay, sambitin niyo po sa Panginoon ang inyong mga prayer request. Alam po nating lahat na ang Diyos natin ay mapagbigay. At patuloy po nating inihahayag ang pangako ng Diyos sa Mark 11:24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang inyong hilingin sa aking pangalan, tanggapin ninyo itong natanggap na ninyo at ito nga ay mapapasa inyo. So right now, I want you to say to the Lord your prayer request. At ipagpasalamat nyo na kahit hindi nyo pa natatanggap. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po sa katugunan ng panalangin ng inyong mga anak. We are thankful, Lord, for an open heaven this year. And we declare that this year is a blessed year for all of us. So brothers and sisters, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa inyong lahat at makita-kita po tayo next Sunday.